Richard, gaya ng ibang naging interpreters natin, na-inspire si RJ Jimenez sa mabuting layunin ng ating programa. Kaya ang ginawa niya, nanghihikayat siya ng mga songwriters o kaya naman yung mga ordinaryong mamamayan na lumikha rin sila ng mga praise songs. Kung ano pa mga kwento niya, panoorin po natin. Kung tumawag sa akin yung Asop dati as interpreter, pero ako na hindi ko alam yung Asop. Nagulat ako na meron palang ganito na ang dami-dami maggawang sumulat ng kanta. Tapos, praise song pa. Doon ako naaling sa Asop. Sabi ko, kailangan maging, ano, makapag-contribute ako sa Asop. Diba? Sinubukan ko talaga eh. Iba, iba pa Asop. Yung kwento kasi ng No Stop, agway kasi natin, pag ngayon sinasabi natin, we praise God, ganyan-ganyan. Pero there will come up a time na magkakamali ka eh. Kasi tao lang tayo. Sa lahat ng tao, nangyayari yun. Pero sabi lang, parang there's a message that somehow God sent me na parang, look, you should not stop. What matters is how you get up when you fall. There's no stopping in loving God. To sing RJ Jimenez's song entry, No Stop. Let's welcome one of Philippine Idol's finalists, Mr. Ken Dingling. Mr. Ken Dingling.
Hey Ken, welcome back. Yes, hi, Ken. Hello, I'm right behind you. It's great to be back. Yay. Thank you so much for having me again. Ayan, Ken. Yes. Kumusta naman? Mukhang another upity up song. Yes. Masayahin mo. Last time na nandito ako, medyo upbeat na naman, di ba? Pero I'm very, very, very thankful kasi, you know, praising God is, you know, some of them would sing solemn songs, but praising God would also be, you know, expressing joy and how much you love God through these kind of upbeat songs. So. So, but we would like to thank you kasi pagka tinawagan ka namin to interpret a song, andito ka na kagad, and you always say yes. Yes, maraming salamat. Well, this is actually a blessing for me because, you know, I get to meet a lot of people who are also like me, you know, they write their own songs, and for some, yung sila Gians, for example, nakatrabaho na po siya sa Philippine Idol before. So, you know, to work with them again is a blessing as well, so. And of course, it's a great, great song, so. Tawagin na natin ang composer mo na dati rin namin interpreter, si RJ Jimenez. Yes, RJ. RJ! Hello, RJ. Hello. And welcome back. Wow, salamat. Thank you. Kala ko kanina, nung makita ko si RJ, uy, mag-interpret ka ulit. Hindi pala. Siya na mismo. Siya na mismo? Oo. Oh. Siya ang composer at siya ilalaban. Kumusta? Alam ko yung feeling nung pala, nung ikaw ang nag-interpret. Biglang ngayon, ano-ano ang pinakaiba nung ikaw naman ang composer at may nakikita ka ibang kumakanta ng kanta? Kakaiba kasi nung nag-interpret ako, kinakabahan ako. Mm. Pero mas nakakaba pala pag ikaw yung nag-aabang. Mas nakakaba kapag mas ako yung kinabahan kaysa sa interpreter. Ganun pala yung feeling ng ano, na ikaw naman yung songwriter. And are you happy with the way Ken hears your song? Hindi ko na-imagine na pwede palang gawin ganun yung kanta. Kasi magkalayin yung genre namin. Thank you, man! Salamat! Ibang klase! Ibang klase. Good luck sa tandem ninyo. Eto na po, tawagin na natin. Simulan natin, Mr. Ronnie Raymundo. Congratulations, JR. I worked with you before, and as a matter of fact, I was your first director. Cesar Rani, first musical... Musical director. Musical director siya sa first concert ko. Aba! You know, si magaling na musicians ng musician to eh. And I'm really happy that you're pursuing writing. Eh, alam ko yung genre niya. At maganda na, ano, naiiwan talaga, nag-explore ka ng iba, pero you are true to yourself. Yan ang tulog mo talaga. And of course, your interpreter did a good job. So congratulations. I like the song kasi it sounds young. You know? So, it makes us feel younger. And gusto ko siya kasi driving. Naramdaman mo yung forward motion ng kanta. And it's not a complicated song. Songs na beautiful song doesn't have to be complicated at all. But minsan, as musicians, we want to explore at pahirapan natin. Hindi naman dapat pahirapan ng music eh. Kasi nahihirapan dyan yung nakikinig. Diba? So, it's very direct. I like it. And para sa akin, ano, isa to sa mga in contention tonight. Kalaban ni... Wow, salamat. Ito na sasabihin. Oh, so good luck guys, good luck. Thanks, Rani. Ms. Marisa? Yes, I'll be straightforward, RJ, because I know you so well. And I know his capacity eh. Kasi narinig ko na siya dati. And I know we can do better than this, okay? And I think I'd appreciate it more if you were the singer. At any rate, the singer has potential to be a great singer someday because he's still young. Oo. Kumbaga, marami pang learning process siyang matututunan. However, I love the words kasi it speaks of Jesus Christ. So, yun lang, RJ. You can do far, far better than this. So, thank you, Marisa. Benny? Benny! Alright. Did it fly? No. Gusto kong sabihin lang muna, let me congratulate yung singer. Kasi hindi ko ina-expect na ganun yung range mo. Wow. Binibiyayaan. Yung mga singers na may range na ganun kataas. I like the chorus. Very, very strong.
ang concern ko lang ng konti is parang yung stanza, parang medyo parang mababa na hindi na ma-define yung mga notes na. But the song is revealed. It's a good song. Salamat po. Thank you. Thank you, judges. Maraming maraming salamat. Thank you, Nico. How does it feel, RJ? First time ko kasi na-experience na ginad yung song ko. Kumbaga, sulat lang ako ng sulat, tapos pag nagustuhan ng radyo, patutugin nila, gamitin sa TV, okay. Pero yung i-judge lang ganito, first time. So, Tapos, mas nakakasigus ko ba? Nauna pa si Sir Rani, ang musical director ko dati. Sorry, ah. So talagang, pero ang saya na feeling. Satisfied with the song. May nervous ka pa ba? May nervous ka pa? Relax na ngayon. Mas malakasaw ngayon. Dahil relax ka na, ano project mo for abangan nyo July. Yung... July. This... Patapos na July. Patapos na July. July, August ka. Out na po yung album ko, digital album, under Star Records, entitled Kabanata, all original po yun. Bumili po kayo, available sa SM, Department Store, Astrovision, Astro Plus, and Odyssey. And abangan nyo yung ginagawa naming musical play under Gantimpala Theater Foundation. Ako po ang gagawa ng music, ng dula musical play na pinamagatang si Jack at ang Mahiwagang Beanstalk. Abangan nyo. Tatawid po. Maraming maraming salamat. Thank you, RJ. Salamat po. Ken, ikaw naman, ano naman ang happening? Actually, busy-busy po ako sa corporate world ngayon. Pero I would like to invite everyone to visit my blog, sublight.net, and also cashcertified.com. Mga travels at saka mga food yan na tin-test guide ko muna bago ko sabihin sa mga friends ko. Ganyan. And also on Facebook, so cash din yan. Uy, basta may mga happening kayo, sabihin nyo sa amin dito yes. Para may paalam natin sa mga kasambahay. At bisita lang tayo ng bisita. Whether yeah. Or not. Wala kayo dito. Wala kayo dito. Wala kayo dito. Yes. Okay. Thank you very much and good luck to both. Salamat po. May God be praised. Amen. Okay, ngayon naman, Richard. Ikalawang pagkakataon ng ating susunod na contestant sa pagsali dito sa ating programa. Kung natatawa,